inyong lahat. Meron akong kalatanggap lang na box from MidwestSports.com. Pure tennis. Tignan natin kung ano sa loob. Wow. Tignan natin ha. Head. Tignan natin yung dokumento. Head. Revolt. Evolution Men's Tennis Show. Red. Red. Tennis shoes daw guys. Tingnan natin ha. Head. Wow. Galing. Ganda oh. Guys, ito yung favorite kong ano. Sapatos. Ano kaya ang size nito? 10 point. Sa US, 10.5. Brand new. Brand new year. Brand new shoes. Tennis. Head. Yan. Lag-lag yung karton. Cool Earth. Kasi yan guys. Ano sa loob. Malambot yung sole niya. Hindi siya wide pero mukhang maganda talaga. Okay, so ito bukas guys. Sabado bukas. So magtitinis ako. Ito yung susuot ko. Alam ko matibay ito eh. Kasi yung mga previous na head na shoes ko, matitibay, very durable. Medyo may kamahalan. Pero, okay daw, sabi ng asawa. Medyo kamahalan, may kamahalan, pero kwan naman, sulit. Kasi, yung mga binibili kong sapatos guys, $39, nung mga una. Una kong mga tennis shoes. 3 months, 4 months, sira na yung suwilas dito. Nagagastos na agad. Dito yung unang nagagastos. Isa dito. Yan kaya? Ito kasi matibay kasi ang head. Maganda yung sole niya. Saka makapit dun sa court. To mga spike. Maganda ito kasi makapit dun. Plus ito. Kaya ito yung gusto ko sa head. Salamat. Salamat sa aking asawa. Siyang bumili. Pero nagko-complain daw kung minsan medyo mahal ang sapatos ko eh. Wala siyang magawa, ganyan ang biso ng asawa niya eh. Kahit na mahal, basta may magamit. Kasi kung luma yung sapatos guys, pag naglaro ka ng tennis, sasakit yung knee, saka yung back, magkakaroon ka ng knee pain, saka back pain. Kaya kailangan palaging bago yung sapatos mo dito banda. Ito nakakasupport to ng ano. Pag dito banda, pag nagasgas na dito banda guys, this part ng shoes, talaga magkakaroon ka ng knee pain, saka knee, yung tuhod, saka yung back pain, magkakaroon ka ng back pain pag gasgas na yung dito. Naramdaman ko talaga, kaya gusto ko palaging kahit na mahal yung sapatos, gusto ko palaging bago. Saka siyempre branded na rin, magtitinis ka rin eh. Magsasapatos ka rin lang, branded na yung kunin mo, di ba? I think this is, magkano to? $90, I think? Huh? Anong na? $90? Yeah, 90 something. Plus tax guys, 108. Plus shipping, 115. So, thank you very much. Guys, sukat natin kung maganda yung fittings niya. Okay? Midyas tayo. Kailan magsuot ng midyas para magkit natin yung fittings kung comfortable yung paa natin. Kung hindi, babalik. Ito yun. Ay, wow. Comfortable yung paa ko.
Ang ganda ng sukat. Salamat sa asawa na nagbili, bumili. Ito yung gift na sa akin ngayong bagong taon. Kahit na mahal daw, basta para sa akin. Yan o, comfortable yung power-wise ni. Natanggal na. Tanggalin ko na yan kasi okay naman yung fittings niya. Head, as in head talaga. Kasi kaya head ang gusto ko, guys. Kasi yung mga rackets ko, yung mga tennis rackets, saka yung tennis bags, head lahat. Ano? Galing. Sus, thank you, thank you. Guys, yung, yan yung bag ko. Head pa rin yung bag. Plus yung racket, guys. Head pa rin, baliktad. Head pa rin. Flex point. Yan ang racket ko. Ito yung racket ko ever since na naglaro ang tennis, guys. Nung una kasi, hindi pa ako masyadong... Actually, first time kong humawak ng racket. Ito na yung binili ko. Hindi ko pa alam kung anong klaseng racket ang bibiling ko at the time. That was 2007. Basta pumunta ako sa isang store. Sa Sports Authority, I think, at the time. Pero close na ngayon. Close na ba? Yeah. Pulot lang ako ng pulot. Pulot ako ng bag. Yung ito, I think, the price was... $187, pero at that time, hindi pa ako marunong maglaro. Punta lang ako doon, pulot ng racket. Yan. Apat yung racket kung ganyan, no? Ito yung dalawa. Sa Pilipinas yung dalawa. Yan, no? Tapos, ano pa? Yan, basta ganyan. Yung bag. Yung sapatos. Yung racket. Actually, tatlo yung bag ko na head eh. Lahat ng ginagamit ko, puro head na. So, salamat. Mahal din to eh. Magkano ba ito nun? I think. $70. Kung nagkakamali. So guys, salamat. Happy New Year ulit. Salamat sa panonood.